Imbes na nag-aaral ay nasa palengke ang mga grupo ng 9 taong gulang na si Alias Ruel upang magtinda ng eco-bag. Hindi ako nakainom. Bakit? Dito kasi ako nag-aaral sa aming dalawa dati. Nasa 2nd baitang na dapat si Ruel na tubong Marawi. Ang maiipon daw nitong pera ay ipangbibili niya ng cellphone. Isa lang si Ruel sa mga batang nagtatrabaho na. If you see any medicals that happen to be minors, you will find out that many of them are not from Baguio. That's one thing which you need to take note of. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.37 million ang bilang ng mga menor de edad na nagtatrabaho sa Pilipinas, kung saan 1.7% ay mula sa Cordillera region. Cordillera is an agriculture region. So, na-spread out sa other provinces. Baguio City is different because we don't have farm here. So, Benguet is an agriculture and even other provinces. So, spread out sila. Spread out yung in La Trinidad, it's more on the trading post. Sa trading post, yung may mga involved dyan na child laborers. Ang menor de edad na nagtatrabaho ay maituturing na child labor ayon sa DOLE, lalo na kung naipagkakait sa mga ito ang kanilang mga karapatan. Child work is legal. Ibig sabihin, yung child work like yung initial on Saturday and Sunday and holidays, so they're not in school, so they're helping their parents. We consider that as child work, especially if it's not heavy work, yung cleaning the house, yung tumutulong sa parents sa bahay, or else even in the farm, as long as with the supervision of their parents or their guardians. Ilan sa nakikitang dahilan ng child labor ay ang kahirapan at kawalan ng trabaho ng mga magulang. Kaya ang DOLE, may nakahandang mga programa para tugunan ang suliranin na ito. We encourage parents to avail of the program on SPES so that children will return to school. Okay? So one. The other one is true livelihood directly to the parents. Livelihood. We have also the TUPAD, the Tulong Pangkabuhayan. Ito yung emergency employment. Hinikayat nito ang mga magulang na maging responsable sa pagpapalaki ng kanilang anak at sugpuin ang vicious cycle ng child labor. Bukas naman ang Women and Children Protection Desk ng PNP at DSWD sa anumang kaso ng pang-aabuso at child labor. Dinette Iris Paed para sa Luzon Headlines.